Hi! Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-return o refund sa Lazada. Return and refund. Okay? So, halimbawa, meron tayo natanggap na merong missing item o kaya wrong item o kaya not as expected na item, ibabalik natin at ganito ang ating gagawin. Okay? So, actually, naka-order ako and hindi pasok sa aking specs. Kaya ibabalik ko siya. So, record ko na and para makita nyo. Yay! Atin na ang pera. Nasa atin na yung binayad natin sa ating nirepan. Okay, so let's start by clicking your account. Nandito tayo ngayon sa ating PC or sa laptop. Click mo lang yung iyong account at lalabas ang My Orders. So, recently, makikita nyo kung ano yung mga in-orders nyo in sequence o kaya in a day, marami kayong in-order, lalabas lahat dito yan sa inyong orders. Okay? So, let's just wait a while. Ayan, my orders. So, all, kung ano lahat ng in-order mo, makikita nyo rito. Okay? So, let's scroll down. Wala dito yung item na ibabalik ko. Actually, kahapon lang siya dumating. And, pupunta tayo dito sa delivered kasi na-deliver na siya. Okay? So, hanapin natin uli yung item na isasahuli natin. Oh, wala. Nasa page 2. Yun. Okay, so let's go to page 2. Yun. Okay, so drone ang aking isasahuli. Well, honestly, wala nang problema kay seller. But ang expected ko lang kasi ay dual cam kasi nakalagay dito dual cam. But meron pala siyang option doon na kung single or double, medyo na-mislead ako doon. So, single yun ay padala sa akin. But I expect a dual camera from the E88 drone. I think it's yung Pro. Okay? Itong E88 Pro ay ang dual camera. So, hindi Pro yung naipadala sa akin. So, what shall we do now? Click natin itong item na ito. Okay? So, pili ko siya. And then, yeah, nandito na tayo sa details ng ating order. Okay? So, makikita nyo, check nyo mabuti kung iyan nga yung item na i-susoli nyo. Okay? Actually, there's no wrong with the product. It's good. Saka well-packs, magandang pagkakapak ng seller. So, I honestly would like to thank this seller kasi na-chat ko na siya earlier. And they were so kind enough na makipag-coordinate sa akin. And siya ang nagbigay pa ng very good suggestion. So, papalitan ko lang yung item at bibili ulit ako. Okay, yun lang dual cam. Okay, so let's go back to our tutorial. Nakikita nyo itong return. Okay, highlighted siya, blue. Ibig sabihin, clickable. Okay, so i-click natin siya, return. Okay, right after clicking the return, bibigyan na kayo niya ng mga details kung bakit niya siya i-return at magkano yung i-return niya sa inyo. Okay, so refund amount, default yan, kung magkano yung bili niyo doon, yun din ang lalabas. Ito lang ang kailangan niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng option. So click natin yung reason, kung ano yung reason natin bakit natin siya isusoli. So packaging, damage, hindi. Doesn't work, hindi. Missing, hindi. Picture don't match. Mamaya. Description. Counterfeit. Item expired. Packaging. Physically damaged. Damage. Receive wrong item. Missing accessories. I think receive wrong item. Or yung kanina. Picture doesn't match. Hindi. Receive wrong item na lang. Okay. So, mas formal to. Okay? Anyway, nakausap ko na naman si seller at nag-agree naman siya sa akin na willing silang tanggapin ulit yung product. Okay? So, ilalagay ko na lang dito sa additional comments kung ano yung exact reason natin. So, lagay ko na lang for repurchase need 2 cams. Okay, kasi ang naipadala niya sa akin ay single cam, kailangan ko ay dual cam. Okay, so let's go down
And naka-highlight na naman siya, refund via wallet. Meaning, pag na-approve na ni seller itong ating request, papasok yan sa ating wallet. So, please don't forget, take note, set up niyo muna ang inyong wallet bago kayo mag-fill up itong form na ito, okay? So, kasi doon siya babagsak. And then, pag na-set up niya na siya, balik uli kayo dito sa inyong return and refund, sa kanya uli siya i-process. So, stop kayo from to this point kung wala pa kayong wallet. Okay? Meron yan doon sa main account nyo, makikita nyo yung inyong wallet dito sa left side. Okay? So, I just don't know kung meron dito. My wallet. Ayun, Lazada wallet. Okay? So, click nyo muna to and then set up nyo yung wallet nyo and then saka kayo bumalik dito. Okay? So, in my case kasi, meron akong wallet. Nagamit ko na siya kaya everything is set up na sa akin. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo kung paano natin siya bubuksan. Okay? So, let's go down. Refund wallet. Dapat nakaklik yan. Ayan, click ko siya para makita nyo. Oh, default na pala. Okay? So, click lang natin itong return policy. Okay? So, and then click submit. Please upload the least one photo of yourself. Oops, wala akong photo. Wait that. Kuha tayong photo. Okay, nakakuha na ako ng picture. So, tutuloy natin ang ating recording. So, click natin itong camera. And then, kunin natin yung image na sinip ko earlier. Para lang dito sa return na to. Desktop. Let's go to desktop. Let's go to drone. Ayun. Okay, so ayun na, meron tayong image. So let's see kung papasok na siya ngayon. Right after we click the return policy. Okay, so submit ulit tayo. And then, yan, wait na tayo ng response. Yun, return request submitted. Seller will make a decision within 5 days. Due in 4 days. Please wait for the seller response before dropping off the item at LBC. So at this point, maghihintay tayo ng 5 days. So, seller will make a decision within 5 days. So, kasi 1 day na siya na sa akin, kaya 4 days na lang. So, please wait. So, maghihintay tayo ng reply mula sa ating seller. Okay? The seller is very nice, is very good, very responsive, at binigyan pa niya tayo ng recommendation. Okay? So, up to this point, hold muna tayo and then we will wait for the seller reply. Okay? From this point, kung meron na kayong conversation ni seller, pwede nyo siyang inform na isend nyo na yung inyong return request. Okay? So, pwede natin tayong pumunta sa chat at tingnan natin kung pumasok yung ating chat or yung ating return request. Okay? Pasok tayo dito. Sorry. Dito. Ayaw. Okay, so lalakihan lang natin itong ating screen. Hold on. Okay, nandito na tayo sa ating chat screen. So, click lang natin itong si seller para makita natin yung kanyang messages. Asan ang pool? Ayun, okay. So, ayun, pumasok na. Okay, so actually ito yung pinilapan natin kanina. Right after, before our conversation, ayan, okay naman siya, very cooperative. Sumasagot siya sa akin mga request at yung kanyang suggestion na pag nag-return ka. Mas maganda yung kausapin niyo muna si seller para well-coordinated yung inyong gagawin. At matuturoan pa niya kayo kung ano ang inyong dapat na gawin. Okay, so at this point, ito makikita niyo, ayan. Okay, new return request. Yeah, pumasok na siya dito sa chat automatically. Since na nag-request tayo before, ito na siya. And then, all the details, babasahin na lang ni seller yan at a-approve niya. So, in-inform ko na rin siya, I have filed the return form dahil yun ang request niya sa akin. And then, ito automatic na lalabas. Okay, so hindi pa nababasa ni seller, wait tayo kung magbibigay naman siya ng reply. Or within 5 days, kailangan niyang mag-reply or i-approve yung ating request. Okay? So, at this point, hold on ulit tayo. Okay, ngayon naman punta tayo sa ating Lazada wallet. Nabanggit ko kanina, chichika natin or
pakikita ko sa inyo kung ano naman ang status ng wallet at kung paano tayo mag-create just in case na wala pa tayong Lazada wallet. Okay, so makikita nyo siya dito sa right side. Left side. Okay, makikita nyo yung Lazada wallet. Click natin yan, Lazada wallet. At yan, papasok yung inyong return and refund. Okay, so actually, na-setup ko na siya earlier. Kaya, meron na akong status. So, makikita nyo dyan, 5 pesos na lang aking balance dahil nagamit ko na siya earlier. Okay? Okay, how to activate my Lazada wallet. Just in case na hindi pa kayo naka-activate. Okay, it's easy as 1, 2, 3. Okay, from your account, click nyo lang yung wallet. O kaya, nasa menu, click nyo yung wallet. So, whichever, kung saan nyo siya makita. And then, click activate kung hindi pa kayo naka-activate. Okay? And then number 3, magkakaroon ng OTP or papadala niya kayo ng one-time password sa inyong cellphone para ma-verify kung kayo nga yung nagre-request. Okay? So, okay, right after na mapadala kayo ng one-time password, ma-verify na ang inyong account and then ready na kayo na mag-cash in. Okay, actually makikita nyo rin to sa help ng Lazada. Mula sa inyong account, makikita nyo. Mula sa home, makikita nyo yung help center. Makikita nyo yung payments. And then, type nyo lang yung how to activate my Lazada wallet account. Okay, so nandun yung paano nyo siya gagawin at paano nyo siya i-activate. Okay, kung sakaling makalimutan nyo. And then next, right after na mapadala kayo ng OTP, ay ito na ang screen na makikita nyo sa inyong wallet. Okay, kung magka-cash in kayo, i-click nyo lang to. And then, mga promotions ni Lazada, kung ano yung mga bibigay niya sa inyong mga promos. And then, payment options. So, marami kayong payment options kung saan nyo siya pwedeng, saan kayo pwede magbayad or magpa-load, kumbaga sa cellphone, ano, magpapa-load tayo. Okay? Pero yung load natin ay papasok sa ating wallet. Okay? So, transactions, kung ano yung mga binayaran nyo or kung may nirepan kayo, dito lahat lalabas yun sa ilalim. Okay? So, let's scroll down. Available balance. Kung yun, makikita nyo na yun. And then, lastly, ay makikita nyo yung inyong niload na amount dito sa ibabaw. Under wallet, ha? Okay? So, once na nag-cash in kayo, say nag-cash in kayo ng 2,000, and then automatically, papasok kayo agad dito yun. Within a minute. Okay? Nandiyan na kagad yun. Very easy and very straightforward. Okay? So, meron din sila mga wallet promotions. Minsan may mga pre sila or some sort of rebates. So, activate nyo na inyong wallet. Sayang din yan. At least, it's so easy, it's so handy. Hindi nyo na kailangan magdala ng cash. From the wallet, pagbabayad kayo kung ano man yung pinurchase nyo, ano man yung binili nyo, si wallet na magbabayad sa inyo. Okay? So, comparable naman sa COD, which is mas maganda talaga actually ang COD. Kasi nakikita nyo na yung item bago nyo siya bayaran. But this is a convenient way to pay. Okay, nag-reply na si seller at ang sabi niya ay requested to return the item. Okay, please select the shipment method. Ito yon, select shipment method. Okay, so before November 24. So, abot pa tayo dahil second day pa lang natin to. Okay, so actually, ito yung chat niya. You can send the product out. And when I receive the goods, the system will automatically refund to you. Okay, so yan na. And gagawin ngayon natin is select shipment method. Okay, click natin yung select shipment. Kaya lang, the disadvantage is isa lang ang kanyang option, which is JNT. So, kung hindi nyo alam yung JNT niya sa location nyo, click nyo lang itong view location at bibigyan niya sa inyo na ang exact location na JNT Express. Doon nyo siya dadalhin at doon nyo ibabagsak yung return product. Okay, so no choice, submit. Click lang natin yung submit and then successfully submitted. Okay, please send the return item to the seller. Okay, ayun. Binigay niya na yung address natin, which is ito, send to seller, Valenzuela. Okay, so
Yan na. Ito na ilalagay natin doon sa ating package yung address niya at papadala natin sa JNP. Okay? So, let's wait for the next thing that will happen. Lalabas itong print dito sa ating request. So, click lang natin yung print at makikita niyo ang inyong return request number magsimula sa JNP. Okay? So, JNP ang mag-i-issue ng return number. Okay, so wait lang natin sandali. Yun ang pinaka-importante, yung return number. Okay, so pupunta kayo sa JNT, i-repack nyo yung item na kailangan nyo, na isasoli natin, tapos dadali nyo siya dun sa nearest JNT. Okay, so yun ang pinili natin before, kaya meron tayong code number from JNT. Ito yun, 8600 yun, yan yun. So, pupunta kayo sa JNT, ipiprint nyo to o kaya isave nyo sa inyong cellphone itong number na to. Okay lang naman, ipakita nyo lang sa kanila. Walang problema. Basta ang importante ang kailangan nila ay yung number. Okay? So, pumunta tayo ng JNT. Nadali natin yung ating return package. Wala kayong babayaran. Ha? Remember, bibigyan nyo lang yung item and then ibibigyan nyo lang itong code number. Tapos, ibabalik sa inyo yung inyong resibo. Okay? Now, ang resibo niya ay katulad nito. Okay? So, bibigyan niya kayo ng resibo at remember yung number na binigay sa atin ng Lazada. Yan yun. Okay? So, pupunta kayo ng JNT, bibigyan niyo yung product at bibigyan kayo nitong resibo. Okay? So, resibo ko na siya. And then, balik ulit tayo sa screen kanina. Yan. Okay? So, na-print na natin, naibigay na natin. And then, balik tayo doon sa ating screen. Yan. Okay? So, ito na yung final process. Sinabi niya dito ay refunded. Meaning, nailagay na sa ating Lazada wallet ang 1,190. Okay? Now, check natin sa ating Lazada wallet. Ayun. Oh, sorry. Lazada wallet. Kung pumasok na yung 1,000 pesos. So, click natin yung Lazada wallet. Okay. So, ayan. Surprise. Ayun. Nandun na. Okay. So, nasa atin na ang pera. Nasa atin na yung binayin natin sa ating nirepan. So, pwede na ulit natin siya ulit gamitin. Okay. Yan ang status. Success. Nahirepan na natin. So, wala na tayong problema. Okay. Kitang-kita nyo from the start. Recap tayo from start, paano natin, paano tayo nag-file ng return, paano ng process, paano dinala sa JNT, anong kailangan natin kunin sa JNT at kailan natin siya matatanggap ang ating binayad. So, very simple, very easy, and very straightforward. And thank you very much sa ating seller at na very cooperative. Magaling naman kausap. So, eto na, finally. Thank you very much. So, sana meron kayo natutunan dito sa ating withdrawal plan. Meron kayo natutunan dito sa ating process na ginawa ngayon kung paano tayo mag-refund sa ating Lazada wallet. Okay? Meron ba kayo matanungan? Meron ba kayo experience o iba yung experience nyo dito sa pag-return? Comment lang kayo sa baba at titingnan natin kung anong mga solusyon na pwede natin gawin yan or makakatulong tayo sa iba kung paano mag-process ng return. Okay? So, maraming salamat at God bless. I like it, I love it, I want some more of it. Dile, 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 yo, I love it, y'all. Mille, 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 rip it, my...